Narinig ko to dun sa kabila na nagsisinungaling siya eh, si Yama na... Time. Ang totoo, yung magkita kami ni Madam, ang ano niya, ang company niya, ang status niya ni ano, that time uminto kasi yan noong 2018, gawa nung naluko siya sa mga ano niya, ka-partners, tapos nalugi yung business niya sa Palawan, yung ganyan. So, nung magkakilala kami, 2020 ganyan, sabi niya sa akin na ano, gusto niyang i-revive, gusto niyang ano yung dati niyang negosyo nga, yung transport na yan, which is existing yan, kaya lang huminto in stop niya. Okay. So nag-start kami ng operation, naghanap ako ng mga plate. Dahil gusto niya nga ako, dahil humahawak ako dati sa BPO ng mga mayigit 100, 500 na van. Kaya nga that time lahat ng sasakyan sa dalawang politiko, halos ako ang nagpo-provide niyan eh. Kaya lang siyempre kang credit niyan lagi dun sa kay Madam. Tapos niyan, nakalimutan ko yung tanong mo, ano? Limor. Ilan yung mga van hawak mo? Yung dispatching, kasi sinasabi mo dati, kinikwento mo sa kanya, dispatcher ka ito, okay, thank you. Ano, ang meron si Madam that time, 1,030 na franchise. Okay. Narinig ko to dun sa kabila na nagsisinungaling siya eh, si Yama na pinagmamalaki ko raw na may 3,000. Kaya gusto ako idamay, sabi ko, hindi yan yung sinabi ko. Ang sabi ko, 1,030 franchise. Ngayon, wala kaming van. Kasi sa transport sa ngayon, hindi na kailangan bumili ng sariling van eh. Ang mahalaga transport. For example, ikaw, Tol Limor, mayroon kang biniling van. Hindi mo pwedeng basta ipamasada yan. Kasi kailangan mo ng pinakamahalaga dyan, yung prangkisa. Okay. Yes, tama. Siyempre. Diba? Yun ang meron kami. Ngayon, ang inaano nila Yama, ang yabang daw namin, dahil ang akala nila, sa amin daw, yung mga ban. Ang explanation naman dyan, pwede namin naman talaga ariing amin yan eh. Pwede namin sabihin amin. Kasi, pagka kailangan mo ng franchise, salapit ka sa amin, meron kami na tawag na membership fee, and then magkakaroon tayo niya ng duwas or yan, deed of sale. Diba? Okay. Stop muna kita dyan sa deed of sale. Ah. Wait lang. Pasalamatan ko lang si Ninang Jan. This program again is brought to you by Ninang Jan DeVoge, FFC A. Belgium Super Sticker. Thank you so much. This program again is brought to you by Ninang Jan DeVoge, FFC A. Belgium Super Sticker. Thank you so much. All right. According kasi doon sa lumabas na o narinig ko na video na piniplex nila doon sa kanilang channel, sinausawan ni Alpamonyo, Junel, no? Regarding diyan sa deed of sale. All right? Ang tanong ko diyan, bakit nagkakaroon ng deed of sale kung ako halimbawa ay magpaparenta lang sa inyo ng van? Halimbawa, kasi magulo sa isip ko yan, ano? O bakit? Kasi sinasawsawan yan at idinadawit dyan sa ang pangalan ni President Dong na may kinalaman daw sa dyan sa mga deed of sale na yan. Alright? Ang tanong ko, paano ba ang procedure? Bigyan mo kami ng overview. Hindi mo naman kailangan ikwento yung buong scenario na yan. Bakit kailangan na may deed of sale? Alright? Okay. Sa sistema ng pagpaparenta ng sasakyan. Okay, ganito yan. Tol Limor.
Nakwento ko nga na may marami akong hawak noon eh, may git 500 noon eh. Kapag pinasok mo yan, yung private cars mo, pag pinasok mo yan sa pampublic, magkakailangan mo ng ano diyan ng mga license. Siyempre, diba? Para maging legit. Oo. Kasi kailangan kumpleto ka sa dokumento dahil maharang ka sa daan as a colorum kung wala kang mga dokumento. Tama. Ngayon, sa isang ang Highway Patrol or LTFRB, tinanggal nila yung third party. Ang nangyari, kailangan, ang hahanapin kasi sa iyo, lima eh. Yung dati ha, yung active pa ako, nung nandun pa ako sa kabila, wala pa ako kay madam. Ang unang-unang hahanapin sa iyo dyan, passenger insurance, contract of lease, passenger insurance, then yung uniform, ID ng driver, yung ng company na they giving you an authority to cater their passengers or client and their cargoes, yan. Saka may isa pa, yung certification din yun. Pero mahalaga dyan yung contract of lease. Bumapasok ngayon dyan, dahil dalawa lang, si transport company, saka si client, yun lang ang dapat nasa sa contract lease. So dapat, kaya lang, sa ganyan scenario, si transport company dapat may sarili siyang unit para walang third party, di ba? Kaya lang, sa mga negosyo, mga negosyante, lalo sa panahon ngayon, yung mga sa transport system, hindi na kailangan bumili ng kalimitan hindi na bumibili ng mga bagong sasakyan para ipasok sa company for BPO or BDO, POGO. Hindi na kailangan bumili ng sasakyan eh. Pwede siyang dahil may franchise kami, 1030, pwede namin ipagamit yon. Kailangan palalabasin natin, pag-aari namin yung sasakyan mo. Doon nagkakaroon ng duwas. Sa first paragraph, ibinenta mo kunwari sa amin, sa second paragraph, notaryado to ha, sa second paragraph, ibinenta naman namin sa iyo. Tapos inapapanotaryo natin, hindi naman kailangan abogado, basta notary office, masilyuan lang siya. Oh. Tapos, yung contract of, i-attach yun sa contract of lease. O gagawin na yun sa opisina. Dadali na yun, ilalagay yun sa sasakyan. Passenger insurance, so din, mas kaya ibang mga ano pa. Basta malagay, doon kasi papasok yung deed of sale. Oh. Medyo hindi ko masakyan kasi hindi wala ako sa transport industry. So alam na yan ng mga transport operator. Now the question is, ang ibig sabihin niya ni Junel, no? Palalabasin kasi na yung sasakyan na yon ay pag-aari ng company ng transport system kung saan meron siyang franchise from na iya company, the starting company. May franchise siya. So, pinapalabas doon ko naman. Kaya, kailangan mag-sign ng deed of sale dahil dapat ma-establish na pag-aari ng company yung mga sasakyan. Kasi pinagbawal na nga yung third party. Alright. Okay. But then, President Dong, President, patuloy natin ang konti. Kasi medyo malalim yung usapin na yan. Ang question ko, bakit ito si Alpamonyo, idinadawit ka doon, ito ang puzzle sa akin eh. Kasi wala kang participation sa ganyang operation o ano eh. Kasi ang lumalabas, client tayo dito. Ngayon, bakit nagkakaroon ng issue, especially yung binibitawang salita ni Alpamonyo, President Dong, na involved kasi ganyan? Napanood ko yung anong yan, yung ano ni Sir Dong. Kasi ngayon sa nirereklamo yung sa istasyon na about din sa deed of sale and then about sa attorney. Hindi totoo yan eh. Kasi nandun ako niyan eh.
Nung time na yan, wala si Kenneth, yung driver ng babaeng yan. Si, bagitin ko ba yung pangalan o wag na? Yeah, nag-mention yung pangalan, okay. Oo. Basta yung babae lang. Yung may-ari ng van na yan, wala si Kenneth nung time na yon. Yung driver niya si Kenneth eh. Ako ang nag-drive niyan, pauwi sa ano, para isole sa Mandaluyong. Ang totoong pangyayari niyan, pinapipirma niya si Madam ng deed of sale. Kasi hindi niya naiintindihan siguro yung meaning ng deed of sale. Actually, piniliwanag ko yan, may kasama siyang abogado, kitinatakot kami. Eh sabi ko, ba't naman, ang nasa isip ko lang, ba't ako matatakot? Isanay ako sa ganyang gumawa ng mga, ano, dahil mahawak nga ako ng transport. Di ba? Bago ako pumunta kay Ma'am Madam. Eh, ang sabi ni Madam, ang sabi lang naman ni Madam about sa deed of sale, hindi ko pipirmahan yan dito kasi wala, kailangan ko basahin yan eh. Eh, hindi niya dala yung reading glass niya. Sabi ni Madam, dalin mo sa, dalin natin sa condominium. Wala akong narinig dyan na dalin sa mansion. Andito na ako sa, ano nun ha, sa mansion nun ha. Ako nag-drive niyan. Kaya alam na alam ko yan. Dahil ang ngayon, naintindihan ko siguro, hindi yan naintindihan noong time na yon nung babae na yan. Yan deed of sale. Kasi tinanong ako ng abogado, bakit nag-ooperate na kayo? Ba't wala pa tong, ano, tawag ito, contract? Sabi ko, hindi, nagulat din ako. Sabi ko, ma'am, ano to, madam? Kasi hindi ko nga siya kilala nung kalang yung na-meet eh. Noong time na yun eh. Ang pala, hindi na pirma ni Madam yung deed of sale. Yung duwas. Oh, yun ang inaano niya, na baka daw makarnap yung sasakyan dahil ginagamit namin, na sabi nga ni Yama, na pwede pala kaming madisgrasya kung sakasakaling matalino yung babae, na ipahabol kami, ipahat ano kami dahil ipaalarma yung sasakyan. Sabi ko, nung marinig ko yung kwento ni Yama dun sa ano, nanonood ako kanina, ay ko, ang bobo talaga nitong babaeng to. Eh, pinadala yan, no, pinadala nung may-ari, yung sasakyan, may kasamang driver. Yun na nga yung Kenneth eh. Paanong makakarnap yan? Eh, may pinadalang driver na hindi rin naman namin kilala. Siya ang nakakakilala. Di ba? Oh, tama. Yung about sa deed of sale, sabi ko dun sa abogado, mag-part po yan ng ano, ng dokumento para makagawa po kami ng contract of lease. Yung agreement between the owner tsaka sa transport manager as a transport company kami po, para mabakit bypass po namin yung third party, kailangan magkaroon ng duwas na kunwari binenta niyo sa amin, pipirmahan niya, bibenta naman namin sa kanya sa second paragraph, pipirmahan namin, papanotaryo, papadadala sa panotaryo, then gagawa ng contract of lease. Kaya hindi nagagawa ng contract of lease dahil hindi napirmahan yung deed of sale. Ang problema doon, pinapipirma niya si Madam. Eh, walang dalang reading glass si Madam. Kaya ang gusto ni Madam, dalin sa condominium niya, hindi sa mansion. Dahil hindi naman kailangan ng abogado dyan sa ano niya. Basta patatakan lang yun ang selyo. Okay na yan eh. Okay. Kuya Mark. Itugtong ko yung Mark, no? Yeah. Yung unang katanungan mo na bakit nadawit ako dito, no? So, napanood ko rin yung nagreklamo, no? Pinakwento niya. So ngayon, ang ginagawa nila ni Yama, ni Alpha, Alpha Demonyo, na gusto nilang idawit ako sa lahat ng krimen. Maaring nga rito, no? Baka yung krimen sa Palawan, baka gusto nilang idawit pa ako dito sa ano eh, sa mansion, dito tayo sa mansion. Kasi ang gusto talaga nilang mangyari na masisira ako, Kuya Limor. So kung ano may konting gusot, lalo diyan sa usaping transport ng lalo diyan kay Auntie, no? Gusto nilang dadalhin dito ang isyu sa mansion at idadawit nila ako sa lahat ng gusot at para ako masira sa kanilang mga followers. Which is yan po ay napakalaking kabubuhan on their part. Alright? So yun po kaya more, gusto lang po talaga nila akong siraan. Gusto nilang i-establish na ako ay na si Dong Batalan, isang matikas dito sa mansion, ay masamang tao. Yun lang naman talaga yan. At idadawit din nila yung pangalan ni Boss. Kasi sinasabi nga ni Yama na lahat ng mga nakapaligid kay FLM
ay mga ano, mga questionable or mga ano, mga questionable ba 'yun? Eh, sabi niya. So bakit siya? Hindi ba siya questionable? But anyway, so 'yun po talaga ang kanilang contention diyan na lahat ng mga krimen na sa labas ipapasok nila sa mansion para papalabasin nila ako ay masama. Noted, President Dong. Okay. The next question is, yung na-mention mo kanina, Junel, na yung si ate na nagreklamo ay katabi lang halos ng bahay ni Madam. O malapit lang doon sa area, which is pareha silang nasa Mandaluyong. Bakit hindi sila nag-usap ng maayos at umabot pa sa usaping ipamedia o ipa social media yung issue regarding sa hindi nabayaran? Ano ang... Ano yan sa akin, para sa akin eh? Kasi kapabayaan din kakulangan nila yan. Kasi may utang sa iyo yung ano, bakit di mo singilin, di ba? Nung time kasing nung time na yan, ano eh, di ba kinuha ko yung itinerary ng ano, Luzon, Bisaya, Mindanao. Hindi, ang office, hindi ko hawak yan. Hawak yan nung ni Madam, saka nung sekretary niya. Kasi ako nasa Manibela ako nung time na yan eh. Kumbaga nagpaalam naman ako kay Madam. At para rin mabantayan ko yung operation. Hindi kami masira, hindi tayo maano, maayos yung operation. Para sa akin, kapabayaan niya yan eh. Tinan mo yung contract na lang, bakit hindi niya inisikaso agad? At yung ban na yan, sa pagkakaalala ko, sira yan eh. Sira ang braking system niyan. Pagdating namin, galing Mindanao, saka namin pinagawa yan sa Cavite. Okay. Ano masasabi mo doon sa Kenneth? Gaano mo kakilala yung Kenneth? Yung si Kenneth na umaakyat doon kay Layama? Ano ang pagkatao nito? Nagulat ako, umakyat si Kenneth. Well, sila naman lahat, yung mga operators, mga driver. Lagi naman akong, ano, lagi ko silang sinusuportahan. Kasi, siyempre, nakasama natin sa operation niya. Bakbaka. Eh, alam ko yung, ano niyan, yung situation nila. Kaya nga, lagi ko sa kanila sinasabi, karapatan niyo yan, gawin niyo. Eh, sa likod lang ako, wala, kung anong, ano. Nagulat lang ako kasi, nagsisinungaling si Kenneth. Nagsisinungaling siya. Sa pamanong paraan siya nagsisinungaling? Yung pagsasabi niya ng mga senaryo, lalo na yung nangyari sa Mindanao, yung mga kwento ni King, na dating gigil na gigil kami lahat kay King, nagulat ako bakit nagganon siyang salita, na pati yung si President Budol, yung tawag niya kay Sir Dong, na unexpected na dahil hindi ko nawala sa ano ko, na hindi ko akalaing gagawin niya. Si Kenneth, tapos yung sabi niya, 2,000 ang soldo niya, ganon. Eh, talo niya pa ako. Actually, ako naman, hindi naman ako nag-ano ng soldo. Pero ano lang naman yan eh. Secondary lang naman yan. Galing lang yan sa ano, Cavite. Ang sweldo lang yan, 350 ata per day. Eh kung ako, hindi man ako magyayaman sa kanya, sa driver, kasi siyempre, nakabase tayo sa airport. Iba naman ang kitaan namin dyan. For 10 years, eh, siguro naman eh, marunong-runong ako sa kanya, di ba? At saka, supervisor niya ako talaga. Kahit hindi ko gamitin yung position kay Madam. Eh, ang ayaw ko doon yung nagsisinungaling siya. Na parang ano eh, siguro baka, ano ba eh, magkakapera ba siya dyan? Hindi ko alam eh. Tinatawagan ko, hindi ko siya makontak eh. Kasi sabi ko, si Madam hindi siya vlogger. Baka madisgrasya ka dyan. Binibitbit mo yung pangalan ng matanda. Eh, baka magka-problema ka dyan. Payo yung binigay ko sa kanya, hindi ko naman siya tinatakot. Kaya lang, siguro yung text ko. Ano. Pero hindi siya nasagot. Kaya tawagan ko nga, hindi na ano. Yun lang naman ang ano ko sa kanya, yung, kasi probinsyano rin yung katulad ko, mayain nga kami, kaya nga nadadali kami ni King lagi eh. Ayun lang siguro. Ano ba ang kwento